It's a great Sunday morning. So ngayon, I'm very excited kasi magfi-fitting na ako nung test socket nung pinagawa ko na prosthesis from Espocare. So nakaka-excite kasi yung test socket nito, dito malalaman kung magfi-fit na talaga siya. Tapos bago gawin yung pinaka-carbon fiber socket. So I'm going to Pampanga kasi nandun yung aking prosthesis. Okay? So actually, pwede naman sila yung pumupunta, pwede naman sila yung mag-home service, pero syempre, for how many months nakakulong sa bahay, so I'm excited to travel. So update ko kayo later ha, so drive muna ako. Alright! Dito sa Pampanga ng Espocare. So ngayon, itetest na namin yung test socket, ipipit na bago gawin yung final socket na carbon fiber. Pakita ko sa inyo ha, yung mga components na pinaprepare ng aking prosthesis na si Sir Edgar. Ayan, preparing na. Okay. So, ito yung pinakagawaan nila so far. Okay, so marami pang improvements dito soon. So, nakakatuwa lang, nakakapagbiyahe ako. Pwede naman kasi na home service lang din. Eh, masaya lang din kasi ako na bumabiyahe. May adventure din. So, yan na po yung test socket. Transparent siya. Na binalutan siya ng carbon fiber wrap to reinforce. Okay? Ayan. So, bakit ba ginagawa yung test socket? Kasi hindi biro po ang halaga ng carbon fiber na socket. Hindi rin po siya gano'ng kadali. Kailangan talaga, sure talaga tayo sa fitting ng stamp bago gawin yung final socket. That's why meron tayong test socket. Okay? Parang buhat ko siya. Buhat? Dahil, syempre, mas nakikita nila yung alignment. Okay?
nakikita nila kung may mali ba sa lakad, may kailangan bang i-adjust, kasi kapag hindi natin pinansin yung simple detail na yan, kahit na feeling ko as a patient or client na comfortable na ako, it will result pain in the long run. Diba? So, medyo mainit lang talaga dito sa Florida. So, it's okay. Dahil may mga kasama pa tayo mga CCO. Thank you for your participation. Okay, so ilalakas ko lang. Yan, so, okay na kuya yung lakad. Every fitting, lahat kung okay ba yung lakad ng kanyang client or patient. So, tatak. Eh, okay yan. Kaya mo muna yung tingin mo. Okay na to. Ano pa yun? Wala. Kasi ang kanina na nakikita ko sa'yo, yung left mo, lumalakad ka yung parang ganyan. Mahari ko po sa'yo ka doon. Pero, yun talaga yung dapat nakaka-apply. So this is the standard talaga. Ito yung tama na medyo naka-to out. Right? So yun yung advantage talaga kapag guided ka lang ng professional prosthetist ng Expo Care, talagang hindi niya hayaan na kung saan ka lang nakasanayan, is doon lang. Okay? So yung tama pa rin ang kailangan nilang gawin para sa isang client or patient. Sa Pampanga, dun sa aking prosthetist na si Expo Care, si Sir Edgar Velasilio. Yan, so kung napapansin nyo, bakit pa ako bumabiyahe pa papunta dun? Remind ko lang kayo, actually, pwede ang service, pwede silang pumunta, pero syempre, I always take the opportunity na makagala-gala ng konti. Diba? So, medyo lang yung si strong leg, mga kaputol. So, yun. Sa pagpapagawa kasi ng paa, hindi naman siya yung basta-basta na parang pinagawa mo lang din, pinasukat mo, then ginawa yung fitting, yung socket, tapos yun na kagad yun. Pag sinuot mo, okay na. Nope, hindi po ganun basta-basta ang pagpapagawa ng paa, because it's a foreign body or foreign object na ikakamit sa katawan natin. Kaya kailangan talaga may patience ka. Pagdating sa pagpapagawa ng prosthesis, hindi dapat mainipin. Kasi bakit kinukuha po kasi ng professional prosthetist natin yung tamang lapat ng stamp natin sa sakit para maiwasan yung pagkakaroon ng pain kapag sinusuot natin o ginagamit natin yung prosthetic leg natin. So that's why, ito na yung pangalawa na fitting uli namin kasi nag-observe na ako kung paano siya, ano yung part na masakit, ano yung part na parang nahihirapan ako maglakad. Yun yung i-report natin sa prosthetist natin para
para malaman niya saan siya mag-a-adjust. Kasi hindi pwedeng si prosthetist lang ang mag-a-adjust. Basta gagawin, okay na. Hindi po. Napaka-thankful ko rin na ang prosthetist ko is si Sir Edgar Velosilio ng Espo Care. Sobrang experience nito. So, ang mindset kasi ni Sir Edgar is kailangan bago niya bitawan yung pasyente or i-let go yung prosthetist na yung prosthetic leg na ginawa niya, kailangan no pain na maramdaman si patient or si client. Walang nararamdaman pain, comfortable siyang maglakad. Diba? So, bibihira lang po talaga yung ganyan prosthetist na matyaga. So, this is our second meeting. So, ayan, I'm driving, moving na po. Okay, so I'm excited na ma-fit ulit. Then, I believe, mga siguro after nung fitting na to, closer na o baka ito na yung final fit bago gawin yung ano, yung final socket na carbon fiber na sobrang lightweight. So, ito yung second test socket. Eh kasi, tinry kong mag-trekking or hiking kahapon lang sa DRT. So, yun. So, I'm excited kasi gagaan na rin ang lakad ni Happy Feet, mga kaputol. So, talagang ganyan, may proseso. Dapat, medyo matyaga tayo. Kasi kung gusto natin maging komportable tayo makalakad, dapat mahaba yung pasensya natin sa pagpapagawa ng prosthesis natin. Alright! Yun! Alright! So, we're here! Diba? Bilis, no? So ayan, nandito na uli ako sa temporary clinic sa Pampanga ni Espo Care. Makikita nyo, nandito pa kami sa Busan. May oven pa ng auto mo. At ano ba tawag dito, kuya? Dust extractor. Dust extractor para at least hindi maalikabok. So si Kuya Edgar nga pala, ang aking professional prosthetist. Ayan, kaway ka naman, kuya. Pakita ka naman. Excited lang, mas. O, diba? Para makilala nila sino ba yung pioneer malulupit na prosthetist dito sa Pilipinas. Ayan. So, yun. This is it. Actually, natutuwa ako, surprisingly, pwede pa ako, sir, yun. Ayan. So, ito na yung pangalawa na test socket. Alright? Kasi, nasabi ko lang sa kanya, along the way, kung ano yung mga concerns ko. So, ito na yung bagong socket na ikakabit. So, makikita mo, may butas din. For the one-way bulb airflow suction ng para nang ba-vacuum. So, yun. This is the second test socket. So, tara! Salpak mo natin. So, alright. Ngayon, i-test fit muna. So, ilang unit suit yung silicone ko. Okay? So, yan. Alam naman natin, para kapit na kapit yung silicone, dapat walang hangin. So, dapat nakabit lang ganyan pag kinakabit. Alright. Kuya, ipasok mo, kuya. Yun. So, ngayon, adjust ko dito dahil yung dati, masyadong ramdam mo yung issue sa isang ganun. Alright, so naikabit na ngayon dun sa ano, sa paa ko yung second test socket na gagamitin natin. Yes. Itetest natin kung may pain ba akong mararamdaman o kung may kailangan pang i-adjust. So, I believe very minimal na lang kasi yung sa first test socket, medyo talagang dun talaga yung pinaka-crucial eh. Okay, so eto, sabi nga, minimal na lang. Dahil nga, syempre, kapag yung first try, syempre, hindi talaga yun yung 100%. So, I believe eto siguro nasa 90% na to. So, kapag nag-fit to, okay na sa akin, wala akong pain, nakuha sa adjustment, then gagawin na ni Sir Ed ng Espo Care
yung carbon fiber, yung pinaka-final. So, ito na, try ko muna. So ngayon, syempre, i-check muna yung height. So alam naman natin, mag-angkat ako. So, sa mataas dito. So, so pag tinitingnan ko siya, So kinakapa niya yung pinaka ano pala ka, yung bewang, yung part ng buto. Yes. So, ito matindi ah. Sa tagal ng experience, for almost 20 years, tama? Almost 20 years, no? 15 mahigit pala, sorry ah. 15 years, hindi na kailangan ng mga digital laser na measurement kasi tansyado niya kaagad. Which is sa akin, kung tama ba yung tansya niya, syempre, kailangan importante ako yung makaramdam. Napansin ko naman, hindi siya mataas, hindi rin siya mababa. So, yun yung neutral stance ko, nakuha niya agad yung size, yung height. So, galing. Kaya pala kanina, mini-measure niya ng tape kanina eh. Measure tape. So, alright, sa height, check. Okay, so ngayon, later, ilalakad ko siya sa labas para ma-check ko. Siyempre, lumabas ako, kailangan medyo mahaba-haba yung aking lalakaran para makita ng prosthetist natin. Prosthetist natin para ma-check talaga na mabuti kung align ba yung lakad ko bago ako umuwi. Okay? Kasi hindi lang basta-basta na isusuot lang to. Ah, okay, walang pain. Hindi. Titingnan din niya yung stance, yung lakad, kung magtama ba yung lakad ko, nasa tamang galaw ba yung movement ng paa, kada hakbang, yon. Yun yung ano. So, ayan. Ayan. So, si Kuya Winnie Belusilio. Ayan. Ayan ang isa sa mga humawak sa akin. Nakapagpalakad sa akin ng maayos. Yung alam mo yung naglalakad ako na umiinom ng kape na hindi natatapon yung kape. Ganong kalupit yung gawa nila. Oh magkapatid. Diba? So, yun. Wow. Tara. Tingnan niya. Sundan niyo na ako. Lakad. Alright. Lapat naman siya. Pasin ko lang dito yung parang may hangin. Dito. Medyo lang naman. Minimal lang. Sino yung makukuha ng adjustment? Parang hindi na tayo mag-adjust na lang. Hindi. Final adjustment before kami umalis kasi may nilakad-lakad ko siya for few walks para at least atansya ko saan ba may kailangan i-adjust kung may titik ba sa kaliwa, sa kanan kasi I'm using autobox C-walk. Okay, so ngayon, napansin ko kanina parang may titik siya pag ano pag umahakbang ako, ngayon in-adjust ni Kuya wala nang titik. So, yan. Kanina kasi, ang lakas ng pitik niya pa ganun. So, ayan. Alright, so, I'm going to use this for about 2 weeks, kuya, no? Mga 2 weeks. Para at least, ito lang kasi yung parang sobrang minimal na lang yung pwedeng maging cause o yung pakiramdam ko dito na para gawin yung final socket na carbon fiber. So actually, ang pinaka-good news dito, mas gumaan siya dahil mas tighter na yung socket at mas nag-vacuum siya. Syempre, pag tighter yung socket, magba-vacuum talaga siya. So ang maganda dito,
pain-free na ako. Wala na nakakamdamang pain. Ngayon, yung stump socket ko, hindi ko na magagamit. Kung mapapansin yung sobrang kapal, ito yung nawala. So, I'm not using any stump sock para to support, para mag-fit lang siya sa socket. So, it means pumayat yung stump ko. Kaya, sakto-sakto yung fit na yun, yung socket sa stump ko. So, it means less stress, less friction sa stump. Magaan ilakad, walang pain. Yun yung unang may experience ng isang amputee, especially below the knee or above the knee, yung walang friction. Yun yung importante kasi pag nagkaka-friction, mainit, masakit, makirot, pwede magpalto. So, yan. So, as far as I'm using this sa ngayon, pero yung observe ko pa rin in first 2 weeks and then I will update you again. So, yun. Paano? Kuya Edgar. So, next 2 weeks, kikita ulit tayo. Alright. Next 2 weeks, yun na. Doon na ipa-finalize yung carbon fiber. Like what I've said, kailangan patient ka. Hindi ka mainipin kapag nagpapagawa ka ng prosthetic leg. Dahil, napaka-importante ng patience para magawa ng tama ng iyong professional prosthetist yung pain-free at comfortable socket para sa iyo. Alright, so guys ha, subscribe kayo mga kaputol. Okay, para ma-update ko rin kayo sa mga susunod na, ano, na mga videos, sa mga ibang mga gagawin pa natin. Para at least mabigyan ko rin kayo ng konting education how to take your stuff. And syempre, mga tipong mga ibang topics din, mabigyan ko rin kayo. So, guys, please subscribe, ha? So, update ko kayo. Salamat, Esponier! Alright? See you, mga kaputol!